Alright. Good morning. Good morning sa inyong lahat. So, ito ngayon, pauwi tayo ng Manila. So, halos 3 linggo ako dito sa Bataan. Nagpahinga muna tayo. So, ngayon, ito na yung time na pabalik na. So, ingat-ingat lang tayo guys sa daan. Ride safe, kumbaga. Araw ng Webes ngayon guys. 4 a.m. na ng umaga. So, ride safe lang tayo guys. Antabayanan nyo yung video ko guys hanggang sa makarating tayo ng Valenzuela. So, medyo tinanghali na tayo guys. Dapat, ano pa? Alauna pa ako umalis. Problema, nakakatamad bumangon. Medyo inaantok-antok pa ako. So, solo ride nga lang pala ako guys. Mag-isa lang ako. So, matatagal na naman tayo bago makabalik dito sa Bataan. So, focus muna tayo sa ating trabaho. Medyo mahaba-haba rin yung ating pahinga. So, sige guys, focus muna ako sa daan. Balikan ko na lang kayo mamaya kung ano yung mga kaganapan na pwede natin ma-encounter dito. Alright? Let's go! Alright guys, so ayun guys, update ko lang kayo guys. Nandito na tayo guys sa Maylubaw, Pampanga. So check time muna tayo guys. 5:50 na ng umaga. So stay for watching lang hanggang sa makarating tayo sa ating pupuntahan. Ang lamig na simoy ng hangin guys. What? Naka-jacket na ako pero tumatagos pa rin yung hangin. Medyo nakakantok pa guys. Alas 2 pa tayo umalis doon. Kaya medyo inaantok pa ako. Tapos pagdating natin doon ng Valenzuela guys, biyahe na naman tayo. Halos wala tayong pahinga. So, kirahin natin ito. Gabi na, mga 8 p.m. na ng gabi. So, kailangan natin kumayod eh. Kahit na konti lang yung pahinga natin. Biyahe ka agad kasi para pumita tayo. San Fernando na tayo guys. Bibilis magpatakbo nitong mga lalaking sasakyan guys. Nakakatakot kapag kasabayan mo. Kung may pagkakamali lang, pwedeng masagi. Okay, yeah. Yeah, sa pagmamaneho talaga, kailangan talaga maingat talaga. Delikado yung mga malalaking sasakyan, mamaya magulungan ka yan. Tato po, durog ang mga buto. Welcome to San Fernando, Pampanga. So pagdating sa dulo guys, sa may overpass, kanan tayo dyan, sa looban tayo dadaan. Agos natin guys, makartor na. So, pag nakabalik na tayo ng Valenzuela guys, kapag vlog nito
priority muna natin yung ating trabaho. Siyempre, kailangan natin ng income. Hindi naman po pwedeng puro lang tayo vlog, dahil hindi pa naman tayo kumikita sa ating pagbablog. Huwag kayo iyan. So, kailangan talaga natin ang extra income. Kasi hindi biro yung pagbablog eh. Yung pagbablog kasi magastos din eh. Noong una, kailangan natin ng gasolina, oras. So, kaya pagka may time lang tayo makakapag-vlog. Tulad ngayon, balik trabaho na naman tayo. So, mapakaiksi na naman ang time natin para sa pagbablog. Pero kahit paano, sisingitan pa rin natin. So ayun guys, sa ating mga kaibigan dyan, sa mga subscriber natin sa YouTube at saka sa hindi pa subscriber, please pakisupport naman ang aking YouTube channel. So support lang ang hinihingi ko guys, para naman mamonetize na tayo, para yung ating sakripisyo sa pagbablog ay kahit papano naman ay mabawas-bawasan yung ating mga expenses pa sa pagbablog. So, alam nyo guys, sa totoo lang guys, kapag kumita naman na tayo, kung papalarin tayo, so hindi naman tayo makakalimot guys, ng nasa baba. Malay natin guys, marami tayong matulungan. So sa akin guys, kapag sinuwerte naman talaga ako sa pagbablog, pinangako ko sa sarili ko, natutulong at tutulong ako sa mga nangangailangan hanggat mayroon akong may tutulong. Kaya kumakatok ako sa inyo na sana suportahan ninyo yung mga videong ina-upload ko, kahit na hindi kagandahan yung pag-edit natin, yung mga shots natin. So pakisuportahan naman para doon sa ating mga kababayan na atin din patutulungan. Sana bigyan nyo ako ng pagkakataon na makatulong din sa ating kapwa mahihirap. Yun lang naman guys ang hinihiling ko at ipinagdarasal ko sa Panginoon na sana matupad lahat ng mga ay. Minsan nga tinatanong ko sa sarili ko kung kailangan ko pa ba ituloy. Yung magbablog, dahil hindi kasi biro yung maging motovlogging. Unang-una yung mga ginagamit nating motor, so hindi ganun siya ka pansin. So alam nyo naman, kapag small vlogger ka pa lang tapos ganito yung service mo, so yung mga manunood parang naano sila, etyo ganito kasi ganyan. So hindi pa naman ano yan. So kaya yun, minsan ang naiisip ko kung ipagpapatuloy ko ba ba eh. Pero andito na ako eh. Nasimulan ko na. Gusto ko lang sanang tapusin kung ano yung nasimulan ko. Malay natin, dumating ang panahon na tayo naman yung umangat. So yun lang naman ang pinapangarap ko eh, at pinagdarasal ko. So kaya sana sa ating mga kababayan dyan na nakakapanood nitong video ko, sana masuportahan ninyo ako sa ating mga kapwa vlogger dyan na nasa taas na. Sana naman kaming nasa baba ay matutunan nyo kaming lingunin. Sana matulungan nyo kaming umangat din yung ating mga kapwa vlogger dyan na nasa tuktok na. Sana naman matulungan nyo kaming mga maliliit pa. Tulungan nyo naman kami magkaroon ng sponsor na kahit papano ay magkaroon tayo ng extra income para din sa ating mga kababayan at saka sa mga expenses natin para sa pagmumoto vlogging.
Kasi napakahirap mag-moto vlogging kung wala kang extra money. Dahil napakagastos talaga maging moto vlogging. Siyempre yung mga maintenance para sa motor. Siyempre yung panggastos pa para sa pagra-rides. At siyempre sa mga pupuntahan natin, yung mga papasukan natin ang mga kung saan tayo pupunta, siyempre may mga entrance yun. Huwag kayo iyak. So yun lang naman ang hinihiling ko sa ating mga nakaangat na. So tulungan nyo kaming mga maliliit. Pip Katagumpay, sana lingunin mo kami sa baba. Yung mga matataas dyan, Buitapang, lingunin nyo naman kami. Yung mga kapwa natin, moto vlogger. Yung mga nakakaangat na. Please naman, sponsor lang. Asahan nyo na kapag may mga sponsor na tayo, lalo pa natin pagagandahin yung ating mga kuha, yung ating mga shots. Lalo pa natin sisipagan para sa ating mga kababayan ay maipakita natin kung ano yung ganda ng Pilipinas. Marami kasi dito sa Pilipinas, guys, ang mga lugar na magaganda, ng mga nakatago lang na hindi nadidiscover pa. So sana dumating ang panahon na marating natin yung mga yan. Dahil syempre tayo mga vlogger, marating natin yung mga lugar na hindi pa natin nararating sa tanang buhay natin. Kaya mapalad at maswerte yung mga nasa tuktok na nakamit nila yung mga pangarap nila sa buhay. Yahoo Moto Vlog, baka naman dyan. Lingon-lingon naman sa ilalim, nandito lang kami. Sana naman guys, kapag dumating yung video ko sa wall nyo guys, pakishare naman ninyo guys para makarating naman to sa mga nasa taas. Sana guys, palaarin tayo guys, magkaroon man lang tayo ng medyo quality na service yung pang long ride. Sana makapag-ipon tayo. Kasi ito yung ginagamit natin ang motor. Ito, pamasada. Tapos hindi pa nakakasabay. Ay, kailan pa kaya tayo makakakuha ng service natin? Sira-sira na yung charging port natin, guys. What? Wala na yung switch niya. Bumigay na. Kapag niya tayo makapag-charge nito, pag naluba tayo sa daan.
guys. So, ayun guys, dito na tayo guys sa mga Bantulay. So, nasa loob pa tayo ng Pampanga. Stay for watching lang kayo guys. Hanggang sa makarating tayo, nasa MacArthur Highway na tayo. Palabas na tayo ng Pampanga. So yun guys, lalabas na tayo guys ng San Fernando, Pampanga. Guys, nakalabas na tayo guys. So ayun, may nasiraan yata guys. Kaya medyo mabagal yung usad ng ano dito sa sakyan. So may tumirik. Ah, umusad guys, sumayad. Tumirik, mabigat yung karga. Pagdudulo dito guys ang traffic. What? Pag hindi ka agad matanggal yan, mahaba ito. Alright guys, gaginto bulak na tayo guys. Ayan, check time 6:24 na ng umaga. So, giginto pula ka na tayo. Pagdating dito sa kanto guys, sa kakanan tayo papuntang Balagtas. Diretso lang tayo guys. Big shout out nga pala sa mga viewers natin dyan, sa mga subscribers ko na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Shout out sa inyo. Dito rin tapos ang ginagawa dito guys. So dito ito guys sa may Bukawi. So pero maiksi na lang din yung ongoing yung construction nila doon. So kapiranggot na lang yung tinatapos nila. Siguro pag natapos na yan, maganda na yung kalsada. Dire-diretso na yung biyahe. Nagbukas na pala dito yung public market ng Bukawi. Ilang buwan din nakasara yan ha. So bukas na pala sila ngayon. Guys, dito na tayo guys.
na tayong Lipton guys. Tapos tagos noon, Valenzuela na. So, check time muna tayo guys. 6:55 na ng umaga. So, naggaling tayo ng Bataan. Alas 2. So, walang limang oras yung biyahe natin guys. Siyempre, mabagal lang naman yung takbo natin kasi medyo pupungay-pungay pa yung mata natin dahil inaantok pa nga tayo. Kaya takbo chicks lang ginawa natin. Tayo dito guys. Ayan. So itong uwi na to guys, papunta na tong Valenzuela. So malapit na rin tayong Manlobat guys. Dito tayo sa service rodaan. Hinlik sa tong ano na to guys oh. Papunta nga rin, papunta Pampanga. Bataan, Ulunga po, yan. Balik. Mga alas 8, biyahe na tayo. Para kahit paano, kumita naman tayo. Mahabol pa tayo sa biyahe natin. Lubat na tayo. Dito na siguro natin guys tapusin yung ating video. So yun guys, at kung bago lang kayo sa aking channel guys, paki-subscribe, paki-like and share. At huwag nyo na rin guys kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pang video na i-upload. Alright, bye-bye.